Nakuna ng CCTV ang pag-alis ng sasakyan ng napatay na advertising executive ilang oras bago siya nawala. Hanggang ngayon naman ay hindi pa nare-recover ang kanyang kotse. Base sa investigasyon ng pulisya, makailang beses din daw nakapag-text sa biktima sa kanyang mga kaanak ng gabing iyon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive! Base sa kuha sa CCTV ng Bonifacio Global City, alauna dyan sa madaling araw ng Biyernes, makikita ang Toyota Altis na sasakyan ni Crisel Davantes galing sa 20th Avenue at kumaliwa sa 9th Avenue sa Bonifacio Global City. Ayon sa mga investigador, galing sa open parking ang sasakyan ng biktima. Initially, it appears na nag-iisa lang siya. Sa mga statement ng mga huling nakasama raw ni Cristel, nag-inuman daw sila sa isang bar sa Bonifacio Global City. 12:30 na madaling araw, nagpaalam si Cristel na may dadaan ang kaibigan sa isa pang bar kaya sinamahan siya ng mga ito. 10 minutes daw siya nakipag-usap sa nasabing kaibigan saka siya inihatid sa parking area. She was able to text her sister na she was on the way home. At about 2 a.m. of same day, she was able to text a relative. Kanina, pinunta ng Special Task Group Cristel ang lugar malapit sa nasabing open parking na pinagparadahan ni Cristel. Yung parking nila doon. Ay, dito sa open parking na to. Pinuntahan din din ang ahensyang pinagtrabahuhan ni Cristel. Sa lobby pa lang, bubungad na ang litrato ni Cristel at mga bulaklak. Pero bigo ang mga otoridad na makuna ng statement ay iba pang katrabaho ni Cristel na kasama niyang lumabas noong Webes ng gabi. Labis namang ikinagulat at ikinalungkot ng ad agency na pinagtratrabahuan ni Cristel ang sinapin dito. Handa raw sila makipagtulungan sa mga pulis. Palaisipan pa rin sa pulisya kung ano ang motibo sa pagpatay. Gayunman, iisa sa ngayon ang tiyak. May matinding galit ang sinumang gumawa nito sa biktima. Nang makita ang kanyang bangkay sa Silang Cavite, may busel ang bibig, nakatali ang kamay at may saksak sa kanang bahagi ng leeg na pinuluputan ng cord. It appears na parang may galit yung gumawa noon. Tsaka kung rape, obvious naman na walang makitang kasi nakadamit naman eh. Nagdadalamhati man, kahit paano'y nagagalit na rin daw ang pamilya ni Cristel sa pagtutok ng mga otoridad sa nangyari sa kanya. Hangad nila, hari naway mabigyan ng hustisya ang pagpatay kay Cristel sa lalong madaling panahon. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Horas.